po, he is known as the voice and the singer's singer. Siya ang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng World Championships of Performing Arts title in 2005 and the first Filipino to be inducted into the Hall of Fame of the World Championship of Performing. He was able to release 10 albums and 24 solo concerts in his career. Kasama po natin ang nag-iisang Jed Madela. Yes! Yes! Hi, Jed! Toni, nice to be here. Oo nga, thank you. Na-miss kita. Oo nga, long time, no? Ang tagal ko nang kakilala si Jed, pero hindi ko alam na taga Iloilo ka pala, Ilonggo. Pure Ilonggo, born and raised. Tapos ano, pumunta lang ako dito for work na, after college na. Kasi nagtapos din siya ng business ad, diba? Business ad, oo. Na hindi ko pa nagamit-gamit. Pero kasi nang showbiz bigla. Oo nga, kasi sabi ko, pag business admin, dapat yan yung talagang pa-entrepreneur ka na. Oo. Wala talagang kaplano-plano to get into showbiz. Yung pagkanta, well, yung music kasi, the whole family, talaga musically inclined. So tatay ko is a choir master, mga kapatid ko kumakanta, mga uncles, aunties ko. Never in a day na hindi ako nakakarinig ng kumakanta sa bahay. Mm-mm. So para siyang naging normal thing, mm-mm, no big deal. At halos lahat, yun yung hobby. Yung pagtugtog ng piano, kumakanta, nagigitara. Kasi we lived sa isang compound sa Iloilo, so buong pamilya andun. Di ba pag singer ka, parang ever since you can remember, parang kumakanta ka na? Yung yes. Parang nakamulatan mo na pag-awit. Oo, kaya tinatanong ako lagi na parang anong age ka nagsimula? Oo, di ba? Kumanta, hindi mo malalaman eh. Kasi not unless natanungin ko yung mommy ko, sabi niya, wala. As far as she could remember, baby pa daw ako. Mahilig na ako makinig sa music. As in, pag cranky yung baby, di ba, minsan patutugtugan mo ng music, tumatahimik. So, ganun klase akong baby daw. Oo, malapit ka na talaga. Parang music is already part of your life. The system, yes. Hindi ko makakalimutan yung naalala ko. Ewan ko kung maalala mo. Noong 2005, nag-guest ka sa amin sa News Gag Show. Yes. Namin sa What's Up, What's Up. Eh, syempre, alam mo naman yung What's Up, What's Up, parang puro kalukohan, gag show lang. Tapos, parang in-introduce ka namin, sabi namin, kakapanalo mo pa lang nun. Yes, kakapanalo ko lang nun. 2005. So, let's welcome Jed Madela. Alam mo talagang ang kinanta mo nun, I don't wanna miss a thing. Yun yung winning piece ko. Parang, dalawa lang yung speaker nung gag show namin. Parang nabasag yun nung bumirit. Kasi sabi ko, huy, grabe pa lang boses niya. Oo, naalala ko yun. One of my first appearances on TV. Pero nung bata ka, ano mga pyesa mo? Mga ano yun, Whitney Houston. Mataas talaga boses ko ever since. Mm-hmm. Whitney Houston, Regine. Velasquez. Regine Velasquez. Nakakatawa pa kasi ano, nakakwento ko to kay Ate Reg na siya talaga yung pinaka-influence ko. Mm-hmm. Kasi yung mga, well, ina-idolize ko na siyempre si Sir Martin, Kuya Martin, Kuya Gary. Hindi ko abot yung mga kanta nila, sina, yung mga balladeers, medyo sayad yung boses ko. So, Regine talaga. Tapos, mga On the Wings of Love. Mga ano pa na, Narito ako. Tapos, naalala ko dati kasi, since nyo na-mention ko kanina, no big deal yung music sa amin, yung pagkanta. Hindi ako nabibilhan ng mga minus one, mga ganon. So, kailangan kong ipunin yung pera, yung baon ko. Yung unang-unang nabili kong album, naalala ko yun, ano, yung album ni Regine, na 1990. Doon ako talagang nag-practice ng technique. Kasi lahat ng birit, di ba, andun. So, double cassette pa yun. Yung original, tsaka minus one. Doon ako nag-practice talaga ng mga kanta. But at the same time, nung time na yun, doon nagpalit yung voice ko. Yung puberty, nagka-crack na yung boses ko. Bigla na lang, hala, hindi ko naabot. Hindi ko naabot yung effort mga... effort na? Oo, parang hirap na? Talaga pumipiyok na talaga ako. Oh, shucks. So there was a time talaga... Ano yan? 13, 14? O mga around 13, 14. And puberty ng lalaki. Oo, na talagang wala ako. Kasi kahit nagsasalita ako, gumaganon yung boses. Ah, yan siguro yung nagka-transition na kasi magiging yung nagkaka-Adam's apple na... Nagiging mabuo na yung boses. Tapos, nung time na yun, nag-stop talaga akong kumanta. Kasi wala akong maabot na kanta. But I had people around me na parang, Jed, sayang, kanta ka pa. Yung tita ko talaga, na manager ko ngayon, hanggang ngayon, siya yung singing partner ko talaga. Kasi nung time na yun, siya lang yung may karaoke sa bahay. So nakikihiram lang ako ng karaoke sa kanya. Those were the days talaga na talagang from scratch. As in talagang practice from scratch. Nagsisinging contest ka dun sa inyo? Late na ako sumali ng singing contest. Siguro mga grade 6 na ako noon. Edi ikaw lagi panalo?
Oo, nanalo ako na to the parang sinong tatalo sa boses mo pag narinig ang boses mo? Doon nakikita mo yun, syempre musically inclined yung family. Ang galing ng boses mo, ang taas ng boses mo. Tapos nanalo ka sa isang singing competition. Naisip mo na ba na, ay, ito yung career path na gagawin ko. Wala. Magiging singer ako. Wala talaga. Ano may isip Wala. Yun? As in, although every party sa bahay, pinapakanta, Jed, kanta ka, ganyan, or mga fiesta. Event. Fiesta. Or mga event ni na mami tsaka ni daddy sa mga opisina nila, yeah. Christmas party, ganyan. Okay, may bisita. May bisita. Andiyan ang tita mo, parinig mo nga yung kanta mo. Magaling tong anak namin. Ganon. Pero wala talaga sa showbiz na, walang idea na papasok ako ng showbiz. So, paano nangyari? Wala, I think yung tita ko kasi, sabi niya, sayang yung boses mo. Sabi niya, may nakita akong nagpapa-audition. Mm-hmm. Nagpapa-audition sa ASAP noon. Si Joey Mead pa yung isang host nila na we're looking for a ganito singer. Sabi ko, try nga natin. Nag-audition ako doon. Naghahanap sila ng singer for a band. Nag-audition ako noon. Nakuha ko yung part. Pero hindi namin sinabi sa tatay ko. As in, tinago namin. Kasi ayaw niya talaga, di ba, na singing yung maging career ko. Nung nakapasa ka doon sa banda, so may pangalan na yung banda? Hindi. Bagong banda siya. Ano siya? Show band siya. House band ng fashion cafe noon. POSE. Mm-hmm. P-O-S-E. People of Synchronized Energies. Yun yung title, yung pangalan ng banda. Ikaw naging lead? Lima kami noon. Yung kasama ko noon. Oo, nakapasa ako noon. Majority ng mga matatangkad na malalaking girls, di ba malalaking boses? Mm-hmm. So, yung mga singing parts nila, hindi nila naaabot. So, nag-ghost singing ako sa backstage. Yung mga dancing queen noon, yung mga... Ikaw ako, kanta? Nasa likod ako noon, para lang magtunog makapal at tunog babae yung kanta. So, yun yung mga experiences ko sa pagbabanda. Unang parts. Mm-mm. So, kailan pumasok? After nyan, pinursu mo na yung showbiz career o yung... Hindi pa. Nahuli ako ng tatay ko. Oh, ayan na. Nahuli ako kasi may isa siya ang kaibigan na nanonood ng gig ko dito. Uwi siya sa Iloilo, ay pare, anak mo, galing kumanta. Kanta saan? Panood siya namin sa Fashion Cafe, ganyan. Ha? Hindi, nag-FA yung anak ko, nag-apply mag-FA. Hindi. Wala na, nahuli ako, pumunta. Hindi nagpaalam sa amin na pupunta siya, nanood siya ng gig. Eh di, nagulat ka? Nagulat ako, nandun siya sa audience. Wala, the next day, inuwi niya ako sa Iloilo. Nagalit siya, nag-away sila ng tita ko, 1 year sila nag-usap. Balik ako ng Iloilo, tapos sa Iloilo may isang banda, yung brad niya sa Couples for Christ. Sabi niya, total wala pa namang ginagawa anak mo, pakantahin mo na lang sa banda dito muna. Sa Couples for Christ? Oo, na group na banda. So, sabi ng tatay ko, since nandito lang naman sa Iloilo, nababantayan naman, sige. So, sumali ako sa banda, yung pangalan naman ng banda na yun, Divest. And it was a show band din, and kumutugtog kami sa Iloilo, sa buong Iloilo. So hindi lang siya parang church band? Hindi. It's a band na performing? Show band, mga bar talaga na... Pang party-party? Pang gigs, oo. Mm-hmm. So, sumikat yung banda. Sa buong Iloilo, ini-invite na kami sa Bacolod, Cebu, wow. Davao, Boracay, lahat. And yun, medyo... Ikaw lang mag-isa ang lead solo doon. Singer lang ako noon, 3 hours. Tapos naalala ko pa, sweldo ko noon, 350 lang eh. 350 pesos. Ganun lang. And nag-enjoy pero na ako hindi, noon. Pero hindi, pag masaya ka, hindi mapapansin. Wala, eh. Nag-enjoy na ako noon. And doon, sumikat yung banda. And eventually, may nakarinig na ng pangalan ko na manager. Na parang nag-connect na kasi. Si yung first manager ko din was Ronnie Hinares. Si Tito wow. Ronnie. Ay, manager ni Regine! Tapos naalala ko, nung nagkwentuhan kami ng tita ko, when I was hindi pa showbiz, sabi niya, alam mo, Jed, hanapin ko talaga yung manager ni Regine. Ang galing. Na siya magmamanage sa'yo. And wow. Nag-piece together lahat. May mga nagkukwento kay Tito Ronnie na, oh, there's this boy in Iloilo, you should find him. He really sounds like Regine. He can be your male Regine. Tapos yun nga, nag-meet kami ni Tito Ronnie, nag-meet sila sa isang coffee shop. Ang kapal na mukha na lang tita ko. Kasi talaga, hi, my name is ganito. I have a nephew who sings, he's from Iloilo. And ang pangalan mo na nun, Jed Madela? Hindi pa, Jed Tahanlangit pa, yung totoo kong pangalan. So sabi ni Ronnie, yes, I've heard of that name, Jed, because my friends, ganito, ganyan. Mm-hmm. Tell him to submit a demo cassette. Cassette pa rin yes. Din. So yun, nag-submit ako. Anong sinend mong demo tape na? In Your Eyes. Oh.
Richie Velasquez. First song na pinarinig ko sa kanya. Tapos gusto niya ako marinig ng live. So pumunta ako dito, may isa akong friend na nagigig. Pinuntahan ko din. Tapos for some coincidence, andun din si Ronnie, he was the entertainment director of the bar. Tapos kumanta ako ng In Your Eyes. Tapos narinig niya akong kumanta, tapos yun na. Nag-negotiate na siya na, I wanna manage you. Ano yung feeling nung naging manager mo siya? Tapos manager excited. Ni Regine! Ni Regine! As in, yung pinakatawa mo yung nag-manage siya yun, tapos, manager niya. Alam mo yung nakakatawa yung mga sa mga pelikula na talagang naghahawakan kami ng tita ko at nagtalon-talonan yun. Si Rooney na rin siya. So, yun, those were the days na talagang nag-swak lahat. Na kumbaga na, it made me feel na kung fate talaga, things will fall into place. Mag-align lahat parang. Uh-oh. The stars will align for you, yes. If it's your destiny. Yes, and ano, wag mong ipilit. Minsan, wag mong tanggihan. Or minsan, wag mong i-push away because there's always a purpose for things happening. So after na na-manage ka ni Ronnie Hinares, paano na pumasok yung sa 2003? Doon muna tayo. Yung 2003, that was my first competition, Voice of Asia. Yes. Yan yung Voice of Asia. That's going to be in Kazakhstan. Sabi ko, saan yun? Parang hindi ko nga alam kung saan yun. Pagdating doon, contest na ako. Nanalo ako ng People's Choice Awards. Yes. Yun, alam mo naman, People's Choice Awards. Tapos, hindi ako nanalo ng grand prize. Nanalo ko silver. Mm-mm. So, it was good. For a first-timer, nanalo ko silver. Anong kinanta mo ng time na yun? Be My Lady. Be My Martin Lady. Yvera. Martin Yvera. Okay. Na rearranged ni Veni Saturno noon. Yes. 'Di ba? So 17 second ending. Yung pagprolong ng ending ko doon 17 seconds. Oh, parang na break. Parang ikaw lang nakagawa ng ganun. 17 seconds nung pinrolong yung Be My Lady sa dulo. Oh, yung dulo noon. 'Yun. So 'yun yung winning piece ko, and pagbalik ko dito, 'yun, syempre nagsimula na sinasalang na niya ako sa mga TV shows. Naalala mo pa yung unang TV show? SOP. Talaga? Nag-SOP din ako. Oo, SOP. Kami ni Karil. She was my first ka-duet doon kasi nag-record kami ng isang inspirational song for Universal Records. So, SOP muna. SOP muna. Tapos, paano yung noong 2005? 2005, in-invite ako ng wife ni Ronnie to join the World Championships. Una, sabi ko, ayoko nang sumali kasi nanalo na ako Voice of Asia. Baka matalo ako dito, ma-erase lahat ng pinaghirapan ko. So, yung 2005, ayaw mo na? Ayoko na. Uh-oh. So, sabi nila, sige, para hindi ka maano. Kasi nagsa-start na mag-build yung name ko. Ayokong maudlot. Nung time na yung Jed Madela na? Jed Madela na. Okay. Ayokong maudlot, di ba? So, sabi nila ako, sige, huwag nating i-announce. Uh-huh. So, sumali ako ng W Copa. Tapos, wala. First time sumali yung Pilipinas. We didn't know anything about the contest, kung paano, nira-run. So, andun lang kami, nag-compete lang ako. And then, yung mga audience ko noon, yung mga Pinoy na nagtatrabaho sa hotel, yun, nanalo ako ng Grand Champion Performer of the World. And First Filipino, oo. So, yun talaga yung pinaka-big break ko na pagbalik ko dito sa Pilipinas. Doon na nag-start. Everything started from the World Championships. Doon ka na nag-ASAP? Doon na ako nag-ASAP. Welcome na ako sa ASAP as one of the champions. Yes! Yung may segment kayo. May segment kami doon. Na puro champions kayo. Ang galing. Oo. So yun na yun. Doon na nagsimula lahat. May pressure ba? Kasi like sa generation namin, pag magaling na singer dito sa Pilipinas, parang lagi kang kasama sa top 5. Oo. Di ba? Sino ang mga magagaling na singer sa Pilipinas? Ay, alam mo na yan. Martin Yvera, Gary V, Jed Madela. May pressure ba pagka ganun? Yung tingin sa'yo, sobrang galing mo. May pressure ba pag magpe-perform ka on stage? Kasi, syempre pag tinawag na Jed Madela, ang nasa isip kagad namin lahat. Ay, ang galing nito. Bibirit to. Ito na at yan. At nakabantay na lahat. Di ba? Parang, ayan na, bibirit na siya. Oo. Tsaka bawal magkamali. Grabe. Yun talaga yung siguro yung pinaka-pressure sa sarili ko. Ako din naman ang naglalagay nun kasi sinasabi nila, kaya mo na yan. Jed Madela ka eh. Mas lalo akong napapressure doon kasi like siguro I've established already a certain style or standard of singing na lahat pag sinabing Jed Madela, power, birit, mataas. But there are times naman talaga na you know, it's not a good day for me. I guess it's also experience din na pag for example there are
sa technicalities pag pumiyok or nakulangan sa hangin, may mga techniques na ako siguro na ginagawa na hindi nagiging halata sa tao. I think you posted something noong 2021. You said na sometimes I stop and think if I'm still wanted. Do people still want to hear my voice or is it time to keep it in a box? Huh? Ikikip mo sa box yung boses mo. Ba't mo pinos yun? Ako kasi, there are times na hindi ako confident lagi sa sarili ko. Siguro, I don't know, maybe it's my personality talaga to get affirmation from people. Mm-hmm. And there are times na pag may bago na artist na dumating, everybody goes crazy over that artist. Tapos minsan na siya shove aside ako. Or feeling ko lang. So, minsan parang kine-question ko yung sarili ko na is it still worth it? I mean, to stay and keep singing na mukhang wala naman nang pumapansin na parang mas pinapansin na nila yung mga bata, yung mga bago. And for a while, I considered stopping na lang kasi hindi na ako masaya. Hindi ka masaya saan? Hindi na ako masaya how the industry was treating me. Ganon. Mm-hmm. And na parang binibigay ko lahat. My entire life, I've given so much love and passion sa music industry. And siguro kahit tanungin ko yung sarili ko na kung may pagkukulang ako, feeling ko wala din kasi lahat ng hinihingi nila, binibigay ko naman. Mm-hmm. Na pag sinabing, Jed, kanta ka naman dito. Jed, tulungan mo naman kami dito. Go. And then there were times na bigla na lang I didn't hear anybody call my name or call me or ask for me. So doon na ako nag-question na parang ano ba? Tutuloy ko ba to o tama na? Mm-hmm. Yeah, and sometimes all I want lang naman is a thank you or a certain appreciation na konti lang naman, yun lang naman, mapa-feel lang na yung efforts ko were not in vain. Mm-hmm. But sometimes, wala, nakakalimutan ka lang na parang pagkatapos ng isang event or isang favor na ginawa mo. That's it. Wala na. So, paano mo ina-handle yun? Nagiging inner struggle din yes, yun. Yes, oo. Kasi wala naman nakakaalam ng ganyan. Wala. Hindi alam ng industriya yan eh. Wala, ako kasi... Internal battle yan eh. Yeah, and hindi kasi ako makwento. Hindi ako madaling mag-open up ng mga hinaing ko sa buhay sa ibang tao. I'm very quiet. I'm a very private person to the point na pag mga issues na ganyan, I try to solve them on my own. Mm-hmm. Kasi parang, I don't know, siguro ever since yung personality ko talaga ganyan, ayoko ng gulo, ayoko ng issue, ayoko mag-hassle ng ibang tao. Mm-hmm. Ayokong isipin nila na arte-arte naman ito, mm-hmm. na parang dami na nga binibigay sa'yo, tapos hindi mo pa na-appreciate yung mga ganyan, kailangan mo pa ng thank you. No, but then, little things like that, it really, ang laki ng effect. Ilang years ka na sa industry, technically? I'm celebrating my 20th year. Sabay tayo! Oo, magko-concert din ako. Yay! Magko-concert ka rin, 20th yes. na natin! 20th year. Ang laki na nabago, ang dami nangyari sa 20 years. Mm-hmm. Paano may di-describe yung journey ng 20 years para sa'yo ni Jed Madela? Blessed. Mm-hmm. Sobra akong blessed kasi andito pa rin ako. Mm-hmm. I am blessed that I'm given the opportunity to share. Kasi sayang lang din kung may talent ka, wala kang opportunity to share the talent. Mm-hmm. So I'm given so much opportunities para ipakita yung talentong to. I'm also given, all the chances to give back. I see the kids nowadays na who want to get into the business na they look up to me. Lalo na ngayon na I'm very involved sa WCOPA. Mm-hmm. Isa ako sa mga regional directors. Mm-hmm. Ng WCOPA pag naghanap kami ng mga talents all over the Philippines. Yung tawag nila sa akin, Manong. Manong Jed. Kasi yun yung kuya, yung tawag sa Ilonggo. So, Manong Jed ang tawag sa akin. And they look up to me and they ask for advice, nagpapaturo, mini-mentor ko sila. And siguro that's the next step of Jed Madela in this industry.
Kasi siguro, I've done concerts, I've done albums, I've done so many performances na this time, I think it's time to move to the next level, which is to be a mentor, to be a teacher, to be somebody na makatulong naman sa mga susunod. So, pag sinabi na yung pangalan na Jed Madela, ano yung gusto mong maalala ng tao sa'yo? Aside from that person who gave us beautiful music, he was a good person. A person with a good heart.